At sa puntong ito, kasama po natin ang mag-asawang Ferly at Edgardo Garcia. Sila po yung may-ari nung na bahay na nabagsakan ng poste. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po. Apo, mabuti ho kahit papano, no? Maliit na sugat lang yung tinamupo ng inyong anak. Yun lang nga po, pinagpapasalamat namin sa Diyos na nakarecover kagad yung bata. Opo. Ang papanawagan ko lang sana kasi sir, simula nung nangyari kagabi yun, ang sabi ng mga taga Meralco, dadating yung legal nila. Hindi naman pwedeng nakatenggang ganun yung bahay namin. Eh, sa ngayon, wala kaming matulugan simula pa kagabi. Opo. Eh, kaiintay ko, umabot ako ng alas 5:30. Eh, wala rin dumadating hanggang ngayon oras na to, wala pang dumadating na legal sa amin. Opo, pero yun yung mismong poste, naalis na ho dun sa... Naalis na po kaninang mga umaga na. Mag-uumaga na. Kaya lang ang sinasabi ng mga taga-Meralco na iba, yung construction ng Meralco na yan, dadating daw yung legal nila, antay lang. Opo. Sir, hanggang anong oras kami mag-aantay? Opo. Sana sabihin nila kung hanggang anong oras, ilang buwan, ilang taon. Para naman maano namin yung sarili namin. Opo. Kasi wala kaming ipapagawa dyan sa bahay namin. Yun ang totoo nun. Opo, kanyo meron hong nagdala ng yero? Pinagdala ng yero, kaya lang, nung pinakita ko yung loob ng bahay na nasira, hanggang yung bubong, eh ano naman mangyayari doon sa apat na yero? Diba? Eh yung buong bahay ang buwasak eh. Nakita naman nila, lahat naman ng media na dumating, pinakikita namin yung loob ng bahay. Manged, yun ho bang poste eh, wala kayong nakitang parang damage dati o nakahilig na? Hindi ho, yung poste ho, ano yan, nakatayo. Biglang umuulan na malakas. Biglang kumidlat. Eh, nasa lubog kami nung maliit ko yung apat na taon. Oh, yun yung panahon na bumagsak na mismo. Nung pumutok yung kidlat, bigla sumabog-bong. Parang ano lang eh, parang baliwala lang eh. Di, pinakakain ko yung anak ko. Biglang may gumano sa bubungan namin. Biglang nag-collapse na yung kuryente, nawala na yung kuryente. At kagabi, sabi nyo, parang iaabot nyo yung anak nyo, eh may ground pa. May ground po. Nabitawan ko siya. Sa lakas? Sa lakas ng ground eh. Siyempre eh, ako mag-ground. Di, iwanan ko na yung anak ko, kaysa naman yung anak ko sakripisyo mag-ground. Kumusta na ho siya ngayon? Nagpa-medical po kami kagabi. Kaya lang po, eh wala kaming financial assistance. Eh, ang kailangan na ho namin, pamili ng gamot ng anak ko. Hanggang ngayon, di pa umiinom ng gamot yung anak ko eh. Opo. Mang Ed, mabalik lang ako dito kay sa misis nyo. Aling Ferly, kung kayo tatanungin, eh, ano ho ba ang hiling nyo dun para sa bahay nyo? Ipagawa ng buo o iparepair? Ano po yung inyong panawagan? Kasi ganito, humingi na kami ng tulong dun sa kay Engineer Yanga ng Malabon Engineering Department na magpapadala sila ng tao para ma-estimate yung gastos. Opo. Kasi ayoko naman ipagkatiwala sa kanila, sila magpapagawa. Baka house show lang yan. Baka konting hangin, bumigay na naman, di ba? Doon kami doon na kami sa pinaka parang konkreto na maayos. May ba sa yan? O, kami magpapagawa, sila magsusupport financially. Yun ang totoo. Yun ang gusto kong mangyari. Wala pa hong usapan o walang tumatagulit wala sa inyo? Wala pa po. Kasi inaantay namin yung legal. Di namin alam kung kailan sila darating. Kung darating pa o hindi na. Opo. Maraming salamat po, Aling Ferlit. Yun po ang Sir Jiggy yung pinapanatawagan namin. Tulungan niyo kami. Opo. Tukol sa bagay na yan. At saka yung gamot ng anak ko na inireseta ng doktor sa pagamutang bayan. Gusto ko sana masuportan kasi pang ano yun eh, antibiotic daw yun. At saka anti-virus. Opo. Ano? Anti-tetano. Aha.